Magandang buhay everyone! Nagbabalik po muli ang YouTube channel ko, ang Jenny's Delicacies. Kumusta na po uli kayo? Sana lahat tayo ay laging nasa mabuting kalagayan. Lalo na po sa panahon ngayon. For today po, gagawa po tayo ng atcharang labanos at carrots. Tinalupan ko na po siya. Then mamaya po, iidirin po natin siya dito sa malalaking ganito. Then may rock salt din po tayo. Why po may rock salt? Kasi yung rock salt po yung gagamitin natin para maalis yung karahat, yung mapait na lasa, tsaka yung aroma niya na sobrang tapang. So through rock salt po, maalis po siya. Kung wala naman po kayong rock salt, kahit yung mga iodized salt na pino, pwede po yun. So tip ko lang po kung bakit gusto ko po na gumamit ng rock salt. Kasi ang rock salt po, once na ginamit po natin siya na pangalis ng karahat ng mga tulad ng labanos niya or mga papaya pag gumagawa ng achara, yung pagka-salty niya, hindi po siya talaga nanunuot sa loob. Kasi pag yung pinong-pino po, baka hindi po natin matansya, umalat na po talaga yung ating mga lulutuin. Dahil malaki po yung slice niya, so aring matigas siya. So ang ginawa ko po, ibinabad ko po siya sa suka kagabi pa para medyo malambot na siya ng konti. Bell pepper. Tatlo pong klase ng kulay na bell pepper yung gagamitin ko. Dahil available din naman po siya sa aking ref. So alam nyo naman po ako, gusto ko maarte, makulay. Makulay ang buhay sa kusina ni Jenny. So, bakit po mas madami yung kulay red? Nasisilbi na rin po siyang pampakulay dun sa ating atchara. Kasi hindi po luyang dilaw yung meron po tayo sa probinsya, di ba? Yung hinuhukay na luyang dilaw. So wala po dito. So doon na lang po yung magsisilbing para magkakulay ng konti yung ating atchara. Pero kung may turmeric powder po kayo at saka may luyang dilaw po kayo, mas mainam pong gamitin yung kaysa normal na luya. So yan, in-slice ko na po siya ng mga maninipis na pahaba. So andi din po natin ang pineapple. Ito po yung pinyang nasa lata, 5 pieces ng bilog. Then why po natin isasama yung sabaw ng pinya? Kasi meron na po siyang sangkap na para sa isang ipe-preserve na pagkain. So masarap din po siya pagkasama. Tutulungan pa po niya yung ating gagawing preserved din na achara. Need din po natin ng vinegar. Sa vinegar po, any brand pwede po. Ito pong gagamitin ko ay dato puti. Pwede din po kayong gumamit ng mga sukang nakukuha sa probinsya, yung mga native pong suka. Mas masarap po yun. Need po natin ng bay leaves. And bay leaves po, optional po yan. White paminta. Bakit gusto ko po ang gamitin ko white paminta? Kasi kalimitan po sa achara, nakikita ninyo ha. Yung mga buo na kulay itim. So, kaya po gusto ko siya ipaminta kasi napaputi po yung labanos. Parang mayroon siyang mga gabok. Then, luya. Ang luya po yan. Ganito po yung ginawa kong gayat. Kasi iniisip ko din po na hindi lang ako yung mga ngain ng atsara. Kasao po na aayaw po nung luya. So, pag inayat po natin siya na halos katulad ng ating labanos, mahirap na po siyang piliin. Sabi ko, yung bawang. Yung bawang po, hindi ko rin po siya ginayat ng pino like ng mga ibang atsara. Tulad ng luya, meron din pong hindi avid pa ng bawang. Siguro magtataka kayo bakit wala akong sangkap na sibuyas. Kasi para po sa akin ha, yung sibuyas masyado siyang mabango. Tapos yung bango niya para sa akin hindi kagandahan pag masyado siyang matagal na nainimba. Kasi yung atsara, di ba, iniimbak po natin to. Po natin ng pasas. Kasi yung pasas po yung mag-i-enhance nung lasa ng ating atsara. Then, ang ating pong asukal. Ang asukal po, pwede pong gumamit kayo ng brown, wash, sugar, kung ano pong gusto nyo. Makikita nyo, meron din po ako nakalagay ditong almires. Bakit po kailangan natin ng almires? Dahil ginayat lang po natin yung luya at saka bawang. So, yung pong luya, bago natin ilahok, pipit-pitin po natin siya dito. Kasi naniniwala po ako, once na pinit-pit natin siya, bago ilagay doon sa ating solution ng atsara, mas lalabas yung katas niya once na inilahok natin sa ating solution ng atsara. Pati po yung bawang, ganun din po yung ating gagawin. So yung lahat po ng may exact measurement, tulad po lagi ng sabi ko, nasa description box ko po yan. Welcome po ulit sa aking kusina. So ang una po natin ginawa ay nagpakulo po tayo ng tubig.
Then, nung kumulunan, nilagyan ko po ito ng kaunting asin. Then, inilagay ko po yung mga bote na paglalagyan natin ng ating achara. Yung mga bote or garapon na paglalagyan nyo ng mga achara, lalo kung nasa Pilipinas kayo at bibili nyo ito, tatanong nyo po sa bilihan kung siya yung pwedeng isanitize ng mga bote at pwedeng pag-imbakan. Kasi depende rin po yun sa klase ng bote. Tip ko po uli ha, once na ang gagawin po natin, iniimbak na pagkain tulad ng achara, dapat po yung ating mga lagayan bote na talagang pwede siyang isanitize. Yung po ang sikreto para lalong tumagal yung pagkain na ating iimbak. So ito po, isasanitize natin ng 10 to 15 minutes natin siyang pakukuluan. Then palalamigin natin. Dahil kailangan wala siyang moist, wala siyang tubig na sa loob once na nilagyan natin. Kasi magkukos din po yun ang pagkabulok ng ating pagkain na iimbakin. Kaya inuna po natin siya. So yan na, kulukulo na po. Naka 5 minutes na po ito. Then add another 10 minutes. Atin siyang aahonin na. Pati po yung takip ha. Tulad po ng sabi ko kanina, dito ko po hindi din yung labanos. So yung style ko po para hindi masyado naman pino yung ating labanos. Ang pag-i-edit ko po pahaba. Like this. Yung hibla niya hindi masyadong pino. Parang ganito. Tulad po ng acharang papaya. Tatapusin po natin to, then susunod naman po natin yung carrots. Pero kung gusto po ninyo yung labanos, kung talagang magaling kayong gumayat, pwede nyo po siyang gayatin ng pinong-pino na pahaba. Ayan, natapos na po tayo mag-i-ed ng labanos. So, at lock nyo po yung katas niya, oh. Hindi po natin yung kailangan. So, pipigan po muna natin para maalis yung pangunang katas niya. Bago po natin ulit siya, ibababad pa sa asin. Ayan, na-wash na po natin siya. Sauna po natin pagpiga. Habang ini-edit po natin yung ating carrots, atin naman po siya ibababad sa asin ulit. Bali, 2 times po natin siyang lalamasin sa asin. Pero this time naman po, ibababad po muna natin siya. Lalagyan po natin ng konting tubig. Ayan. Set aside muna po natin. Sa carrots po, ganun din po yung style natin ha. Ayan. Ito din po malaki. Ganito po yung tayo na hindi. Pahaba din po yung ating pag-ed. Kasi po pagka yung ganito, medyo pinong-pino po yung ating carrot. Katulad din po siya nung labanos. Yung pong carrots, hindi po natin siya pipigaan at lalamasin sa asin like nung labanos. Directly po ilalagay natin po ito sa ating gagawing achara solution later. Gagawa natin naman ng achara at saka sa mga iimbakin natin pagkain. Kailangan talaga drain yung mga gagamitin nating sangkap. Walang iwasan natin may makasamang tubig. So yan, tapos na po tayo sa ating carrots. So babalikan po muli natin yung ating labanos para sa final niyang wash kasi nga po siya ay maalat. Ito na po yung ating labanos. Then make it lamas-lamas. Pasensya na po kayo sa kulay ng guwanti ko ha. Kasi ginamit po natin siya ng pag-i-edit din ng carrots. So kumulay na po yung kulay orange. Then iwawash po natin to ng ayos. Try nyo din po siyang tikman ha. Kasi pag maalat pa siya, iwawash nyo pa rin po siya ng ayos. Yung style ko po, winawash ko po siya habang nasa salaan. Kasi talaga para ma-sure natin na yung kanyang alat, maalis talaga natin totally. Kaya nga po maganda pag rock salt. Kasi pag rock salt, parang nakakapamo yung salt kung talagang wala na siya. So yan, okay na siya. Napiga na rin po na siya. Tinikman ko na rin po siya. So okay po naman siya. Wala na po siyang alat. Lagyan na lang po natin ng kaunting asin yung solution natin para magkaroon po siya ng kaunting alat.
mas okay po na habang nagagawa tayo ng achara solution, nakadrain pa rin po siya para sure po tayo na wala na yung excess liquid. So, gagawa na po tayo ngayon ng pickling solution natin. So, unahin po natin yung suka. So, hindi po muna natin siya isasalang sa apoy habang ginagawa natin yung ating pagsasama-sama nung saka. Kailangan po muna matunaw natin yung asukal bago natin siya isalang sa apoy kasi ang sikreto po ang suka para hindi po bumagsak yung epekto niya. Yung para yung mawawala po yung silbi ng suka sa niluluto nyo. Huwag nyo po siyang hahaluin pag siya po ay kalalagay nyo lang kahit saan pong pagkain. Hahaluin nyo lang po siya pag alam nyo yung suka luto na. Sa tsara po, hindi po kasi niluluto yan. So kaya po kailangan pag-aluluin muna natin yung iba't ibang sangkap habang hindi nakasalang sa apoy. Then ang suka po, hindi po natin yan pwedeng haluin hanggat hindi luto. Kahit saan pong pagkain. Pagtunaw na po yung asukal natin dito sa ating vinegar, ilalagay naman po natin ng iba't iba pang sangkap. Ilalagay naman po natin na yung ating luya. Yung luya po, tulad ng sabi ko kanina, pinitpit ko po siya. Then ang ating pong bawang. Napinitpit din natin. Then ang ating pong bay leaves. Ito po yung optional ha. Kung ayaw nyo pong ng aroma ng bay leaves, pwede nyo pong hindi lagyan. Kung pan po kayo ng aroma ng bay leaves, pwede nyo po siyang lagyan ng madami. Then po ang ating pasas. Ang ating paminta. Kasi depende rin po sa taong kakain at sa nagluluto, yung kung anong gusto nyong idagdag pa ng mga sangkap. Then, ito po yung ating sabaw ng ating pinyang nasa lata kanina na kinuha ko. Ilalagay din po natin. Bago po natin ito isasalang sa apoy. Pag kumulo na po siya, orasan po natin siya ng 10 minutes. Huwag po natin siya nga haluin ha. Hindi kailangan ang halo. So, pag naka 10 minutes na po, alam naman po natin yun eh. Maamoy naman po natin kung yung suka luto na. Para hindi na siya masakit sa pang-amoy mo. Na yung aroma niya hindi na nakakasunok. Para pong ganon. After 10 minutes po, tikman po natin yung ating pickling solution. Kung okay na po yung lasa niya. Kasi hindi ko na nga po siya nilagyan ng asin. Dahil po yung labanos nilamas po natin sa asin. So, yun na lang po yung paraan para pumatansya natin kung ano pong talagang lasa na niya. 12 minutes ko po itong pinakulang kasi nung 10 minutes po parang medyo matapang pa yung amoy ng suka. So, ginawa ko pong 12 minutes. Then, lalagyan na po natin yung ating mga iba pang sangkap. Patayin na po natin. Ayan, ito na po ang ating pickling solution. So, tinikman ko po siya. Okay naman po siya. Ang unahin po natin yung ating bell pepper kasi hindi nga po siya niluto para medyo humabol pa siya sa init ng ating pickling solution. So yan. Then na-cool down na siya ng mga 2 minutes bago natin po isama yung ating carrots. Ito pong pickling solution na ito, pwede nyo rin po itong gamitin sa papaya. Pareho lang po. Basta mag-ir-ir lang po kayo ng papaya ng mga 3/4 kilo. So, pwede nyo rin pong gamitin itong aking version ng pickling solution sa inyong papaya. Bango. Yummy. And, ang ating pong pinya. Pinanghuli po natin yung pinya kasi siya naman po ay luto na din sa kanya. Pinaka-liquid. Kasi galing po siya sa lata. Yan, nalulun. Then, yung ating pong carrots na ating pong sinook sa vinegar ng overnight. Kasi medyo may laki po siya, kaya po inuna ko po siya. Ginayat lang po natin ng pabulaklak. Yung paggagayat po ng carrots na pabulaklak, nilalagyan lang po na kaunti nating ukit yung mga tabihan. Depende na po sa inyo kung 3, 4, 5 para mag-style bulaklak. Kasi bang paganda rin po kasi yon sa ating packaging. Lalo na po kung pambenta.
Lalamigin po natin ito ng 3 to 5 hours bago po natin siya ilagay sa bote ng ating sinanitize. Kailangan malamig na po siya bago po natin siya ipackaging. Kasi magkakaroon po na reaction to sa bote, lalo tatakloban natin, so hindi po siya tatagal. Pero yung akin pong ginagawa, sa akin ang pong version, ibinababad ko po siya sa pickling solution ng overnight bago ko pa po siya ibote. So, kung nagmamadali naman po kayo, tulad ng sabi ko, 3 to 5 hours, okay na po ito. Malamig na po ito. So, yan. Balikan na lang po ulit natin after na siya ay lumamig. Makalipas po 5 oras, ito na po siya ngayon. Malamig na. So, yan. Kitang-kita po na sadyang babad na babad na siya sa ating ginawang pickling solution. Kung titingnan nyo po, para po siyang atcharang papaya. Pero siya po ay atcharang labanos at carrots. Yummy! So, atin na po siyang ilalagay sa acar. Sa ating pong sinanitize na mga bote. So, yummy-yummy po ito. Yan na po ang ating atcharang labanos and carrots. So, kaya kung bago po kayo sa channel ko, mas bago ko, please subscribe at pakipindot nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video ko. So, maraming salamat po sa lahat ng subscribers ko na patuloy nagtitiwala sa akin mula noon hanggang ngayon. Ingat po tayong lahat. God bless you all. I love you all. Hanggang sa muli po.